Lumaki ako sa panahon na kaiimbento pa lang ng cellphone. Bago pa noon ang internet. At hindi mo pwede gamitin ang landline dahil mapuputo lang internet. Ngayon, mahirap nang imaginin ang mundong walang signal. Bilang millennial, nasanay ako na palagi ako mayroong mga gadgets, palaging may wifi, may signal. Pero ngayon, bilang isang social experiment, pupunta tayo sa isang komunidad na walang signal ng dalawang araw. Aalamin ko kung paano nga ba mabuhay sa mundong kailangan mong maghagilap ng signal. Kilalang pasyalan ang Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Dinarayo dahil sa magandang view at malamig na hangin. Pero sa pinakadulo ng DRT, ang isang barangay na hanggang ngayon hindi abot ng signal. Maaga bumangon ang mga taga-barangay Kabayunan. Ang mga magulang karaniwang nasa bukid na pagsikat ng araw. Ang mga estudyante naman, papasok na ng paaralan. Tatlong oras ang biyahe mula Maynila papunta rito. Walang accommodation dito sa barangay Kabayunan, kaya makikitira tayo sa isang bahay na pre-provide ng barangay. Walang nakatira, so tingnan natin yung loob. Tao po! Ay, hello, hi ma'am! Hello po! Magandang umaga. Hello po, ako po si ma'am sa GMA po. I'm witness. Hello po. Kale po kayo. Ipinatatayo ng magulang ni Ate Cheche ang bahay na ito. Moderno, pero walang signal sa loob ng bahay. No service. Okay, so walang signal yung bahay. Baka sa labas meron. So, tingnan natin. Ganito sa labas, wala. Hindi ko alam kung sa network ba to. Ano? Service pa rin eh. Tila hinahabol ang signal dito dahil naging iba-iba kung saan nagkakaroon. May kanya-kanyang diskarte rin ang mga residente para lang sa isang text. Dito raw sa bintana, may signal. Kaya nakapatong dito yung cellphone ng mga nagko-construction. Tira natin. Medyo lumakas yung pan-text pero wala pa rin data. Patingin nga natin baka... Ayun, dito, mayroong LTE. 2 bars. May signal nga dito. 1 bar lang yung LTE, pero gumagana naman. Okay, pwede na tayo mag-message sa mga magulang ko na buhay pa ako. Yun nga lang, para ma-receive ko yung mga messages, kailangan ko iwanan din dito yung cellphone ko. Okay, di. Sige, dyan na muna siya. Anin ko naman siya, wala naman signal, so dyan ka na lang muna. Batang 90s ako at tila naiwan sa dekadang yon ang barangay Kabayunan. Bihira ang gumagamit ng cellphone dahil wala namang signal, walang internet, at ang mga bata sa kalsada naglalaro pagkatapos ng klase. Maya-maya, dumating ang errand boy ng nayon. Pag may magpapabili o makikisuyo ng anumang trabaho, si Ramon ang tinatawag ng mga taga rito. Pero may isa pang pakay si Ramon pag bumababa sa bayan. Naroon kasi ang nililigawan niyang si Annalyn. Dito po dati sila nakatira, lumipat po sila sa garay.
pamilya po nila. Hindi ba mahirap yun, Kuya? Kasi yung signal nga ninyo eh. Paano ka gumagawa ng oras para sa kanya? Pagka po wala ng trabaho sa araw, sa hapon po, pupunta po ako signalan. Eh pag hindi po kaya puntahan? Paano po, patawag sa cellphone po. Patawag lang sa cellphone. Mm-hmm. Kaya po pa-text. Eh pag nag-usap kayo, saan po, saan kang pwesto? Doon po sa may guild po ng barangay yun. Doon po malakas ang signal po eh. Oo. Tapos doon sa taas. Nahihirap naman ang kuya, long distance. Apo. Oo. Hindi mo ba naisip, kuya, na maligaw nang nandito na lang para madali? Naisip ko po yun eh. Kaya lang po eh, hindi po mga katalumaligawan po dito eh. Mga kamag-anak ko po. Ilang araw na silang hindi nakikita. Kaya tinawagan ni Ramon si Annalyn. Hello. Asan? Nakikigamit lang pala ng cellphone si Annalyn sa ate niya. Hindi na lang ulit tatawag. Grabe, ang hirap naman ng sitwasyon ninyo. Talaga palang kailangan tiyempuhan kasi nanghihiram lang din siya ng phone. Opo. Pero tsatsagain mo to, kuya. Opo, eh, mahal ko po. Dahil bigo, balik na lang muna si Ramon sa mga ipinagagawa sa kanya. Sa elementary school ng barangay, wala sa classroom ang guro, kundi nasa bakuran. Wala po eh. Kalina meron, wala yung signal niya. Itinuturing na last mile school ang Kabayunan Elementary School o yung malayo sa bayan. Pati kuryente at signal, mailap dito. Kaya para lang makakonect sa internet, kailangang tumayo ni Teacher Babylin sa likod ng paaralan, bit-bit ang kanyang laptop o kaya ay cellphone. Dito po sa school, ma'am, nasaan ang malakas na signal? Bali kasi paiba-iba ang signal dito eh. Dati kami, nakatayo kami dyan sa poste na yan. Ay, sa pader na yan para humagilap ng signal. Dito naman, meron na. Kaso, mahirap din, matagal din. Bali, ayan. So, antayin muna natin. Pag nagkaroon na siya, yun. Yung grade 1 ay hindi pa tapos. Asan ang taas ang kamay? Kamay. Kinder at elementary ang mga estudyante rito. Sa letter C. Aminado si Teacher Babylin na minsan masakit sa ulo ang magturo sa mga bata. Mahirap po tutusin kasi kung pwede sana yung mga bata magkaroon ng cellphone, makagamit ng mga gadgets, mas magiging open sila sa yung sagal magagamit nila. Tapos makikita nila pwede palang matuto sila na yun yung gagamitin. Opo. Eh wala namang signal, hindi nila ma-open sa mga videos na merong aralin. Kumbaga po parang may missed opportunities dun sa mga bata. Opo. Iilan man ang estudyante, buhay na buhay ang paaralan ngayong umaga. Mga bata, huwag kayong magdamdam kung wala pa tayong internet dito, wala pa tayong signal. Pero iyan naman talaga ay unang kapanahonan pa man ay wala naman talaga yan. Pero patuloy ang buhay, patuloy ang pag-aaral. Alas 3 ang tapos ng klase ng high school students. Ang grade 8 na si Catherine at ilang mga estudyante, isang oras pang maghihintay sa pagdating ng truck na nagsisilbing school bus nila. Alas 4 nang dumating ang truck. Ang pamasahe bawat biyahe ay 10 piso kada estudyante.
isang oras ang layo ng kanilang paaralan mula sa barangay Kabayunan. Matagtag ang biyahe. Delikado ang mga kurbada. Maraming bangin ang daraanan. Pero gaano man kahirap, araw-araw siyang pumapasok dahil scholar siya. Ma'am, gaano kahirap yung mga bata na nag-aaral na nandun po tayo sa taas na walang ano, walang signal? Maano naman po, matyaga naman po yung mga ano ko. Alas 5 ng hapon, dumating na ang truck na sinasakyan nila Catherine. Hello, hi! O si Catherine! Ayan, o saan ang bahay ninyo? Sa Ligtasin po. Saan tayo pupunta? Kasama kami sa inyo. Pag-ganin tayo, tara. Sinamahan ko pa uwi ang pamilya ni Catherine. Putik, masukal, at akyat baba ang daan papunta sa bahay nila. Halos isang oras din kaming naglakad. Kaya kung susumahin, halos 4 na oras ang biyahe ni Catherine papunta at pabalik. Idagdag pa ang 2 oras na nakatenga sa paghihintay sa truck. Nasa gitna ng gubat ang bahay nila. Diretso si Catherine sa kailangan niyang gawin para sa klase. So after ng mahigit isang oras na paglalakad namin, hindi pala dito sa bahay ang research mo. Kasi... wala po signal. So, saan ka nag-aaral? Doon po saan? Dito. Malapit na lang. Malapit. Huli ka pa tayo din. Malapit, 15 minutong akyat pa pala ulit sa bundok. Yan na siya. Ito na yun, spot na yun. May signal ka na? Tingnan din natin kung yung akin meron. Nagkaroon na ng isang bar na signal dito sa spot na to. Pumasok na lahat ng mga message ko mula kanina. Ako makagiwala. Eh, paano nyo nalaman tong spot na to na meron palang signal dito? Gumagala po kami sa pinsan ko, tapos daladala po namin to. Sa pansin mo na dito may signal? Opo. Dahil papadilim na, hindi ko na binuksan ang messages sa phone ko. Sinamahan ko na lang si Catherine sa kanyang research na di hamak na mas importante. Meron pong mas malakas na signal ko doon po sa may puno. Okay, sige po. Try natin doon. Ito? Okay. Maingat na umakyat ng puno si Catherine. Pag nandyan, kamusta sa signal? Mawala din. Mawala. Intermittent ang signal. Nasa taas na ng puno, intermittent pa rin yung signal. Mahirap lang kasi. Hinahabol mo yung oras dahil nga una, ang layo nung pinuntahan namin. Tapos ngayon, dumidilim na. Eh, kailangan pa namin bumalik sa bahay nila. Maghahaponan na kasi. Tsaka, parang delikado yung dinaanan namin kasi maputik eh, tsaka mabato. Kung aabutan ng dilim.
Alas 6:30 na ng gabi nang matapos si Catherine. Sa bahay nila, tinatapos na rin ng pamilya ang mga gawaing bahay bago tuluyang dumilim. Sabay-sabay silang naghahapunan. Catherine, after mo mag-research doon, after mo gawin yung schoolwork, anong ginagawa niyo pagdating dito sa bahay? Pinaayos ko na po yung mga gamit ko. Paano kayo naglilibang? Anong libangan niyo dito? Panonood po. Ano yung pinapanooran niyo? Portable po yung... Portable. CD. Teenager na si Catherine, pero ang social life niya, umiikot lang sa pamilya. Kahit mayroon kasi siyang mga kaklase at kaibigan, malayo naman ang bahay at hindi rin niya makausap dahil walang signal sa kanila. Usually yung mga kagaya mo, yung mga teenager na mahilig sa mga TikTok, Facebook, ganyan. Ikaw, mahilig mo yan na ma'am ka TikTok. Mahilig sa TikTok? Eh paano ka nagti-TikTok? Hindi abot ang signal dito sa bahay. Saan ka na lang nagti-TikTok? Hindi po, nagsisave lang po ako ng mga pinapanood na TikTok. Alas 7 ng gabi, naghahanda na para matulog ang pamilya. Mami, bye-bye po. Bukas po magkita tayo sa baba. Thank you po. Iniwan ko na sila. Naabot na kami ng gabi dito. Mga isang oras pa yung trek papunta dun sa tutulugan namin. Ngayon sabi nila mag-ingat kasi una madulas yung mga dadaanan namin, ilang ilog yung dinaanan namin. Tsaka may mga limatik daw kasi yung mga parang maliliit na uod na sumisipsip ng dugo. Yun nga lang, hindi natin makikita kapag kami mga limatik kasi sobrang dilim na. Taming kuliglig at tubig sa ilog ang maririnig mo sa paligid. Ganito kadilim itong lugar nila, Catherine. Tapos wala silang kapitbahay, sila lang yun nandito. Kaya kung magkaroon ng emergency tapos wala kang signal, hindi ko alam kung ano talagang gagawin nila. Pagbalik sa tinutuluyan naming bahay, oras na para sa hapunan kasama ang mga kapitbahay namin. Ate Cheche, pag kunwari ganito pong gabi, di, wala nang tao talaga sa labas. Ma'am, alas 5 lang kumakain at dito ang mga tao. Hapon na na yun? Opo, nang makapon. Pero yung mga bata ang gagawa. Kaya nga maraming bata dito, ma'am eh. Yun ang libangan eh. Walang TV. TV, wala po signal. May radyo nga. Pag lalobat naman, hindi mo naman papakinggan na. Pero hindi naman kayo natatakot. Paano halimbawa, kung mayroon emergency? Ay, mahirap po. Lalo po pag... Hindi ka rin makakatawag ng ambulansya kasi wala nga tayong signal. Bukod po sa miss, kung sakali man pong may signal dito, wala nga rin pong ambulansya. Kaya hindi po makakaan. Bawal magka-emergency dito. Kaya po dito, uso po dito, kapag kayo may ubot si Paul, dahon agad po ng mga sambong. Matapos magligpit ng pinagkainan, natulog na ang mga kasama ko. Ghost town na ang barangay. 11 o'clock na ng gabi and usually ito yung oras na nasa bahay na nagmo-mobile legends kami ng kapatid ko or nagsiscroll ako sa Instagram bago matulog. Pero dahil walang signal dito, wala akong ibang magawa kung hindi maningin ang mga pictures sa gallery ko. Wala rin namang magawa dito sa labas kasi tulog na yung mga tao. Actually, wala kang naririnig dito maliban na lang dun sa tunog ng kuliglig. Patay na lahat ng ilaw maliban dun sa isang nakatabi sa amin ngayon. Kaya, gising pa yung diwa ko pero wala ka nang pwede gawin. At dito lang tayo, sa duyan na lang muna. Music.
naalala ko, sabi ng isang sundalong naka-assign dito, may signal sa scaffold sa tabi ng bahay. Saktong pag-akyat ko, naroon din siya at naglalaro ng online game. Dahil wala na rin akong ibang pwedeng gawin, join na rin ako. Hindi naman po naglalag. Hindi naman. Minsan po naglalag pero mas malakas po naman. Ah, okay. Baka tulog na kasi yung mga tao. Kaya... Opo, ma'am. Okay yung signal dito, ah, in fairness. Sadyang ano lang, sadyang natatalo lang kami. Pero okay yung signal. Kinabukasan, maagang gumising ang mga taga-Kabayunan. Paglabas ko ng bahay, kanya-kanyang pwesto ng cellphone ang mga taga rito. Ang isa, nasa puno pa. Nag-video call si sir. Wow. Saan ba ito? Madara ako. Sir, bakit nakasabit po? Talagang dyan yung sinasabit? Ma'am, dito ma'am. Kasi dito lang mo may signal eh. Pagka hindi sinabit, nawawala yung signal. Pag hawak-hawak lang, kailangan isabit. Si Ramon, sinubukan ulit tawagan si Annalyn. Sa wakas, nagsabay rin ang timing ng dalawa. Mimia, pumunta ako dyan sa inyo. Pumunta ako sa inyo, Mimia. Nang balikan namin ang Kabayunan Elementary School, mayroon nang nakakabit na satellite dish. Bali, iyan po, para sa ano lang eh. Kumbaga parang ma-open lang namin yung files. Pero para lang daw ito sa teaching materials galing sa Department of Education at hindi naman Wi-Fi. Dito po sa may metal. Opo, sa part na to. At sa dami ng sacrifices nyo dito, naisip nyo pa po minsan na parang ayoko na maging teacher. Minsan. Sa totoo lang po minsan. Kasi iba po kasi yung sitwasyon po kasi ngayon bukod po sa signal. Yung bang development po ng mga bata. Mm-hmm. Kasi yung mga bata ngayon iba eh. Iba yung ugali nila kumpara nung mga panahon noon. Dahil daw po sa tinatawag na yung pandemic. Pandemic, kumbaga nakakulong sila sa bahay. Kahit yung first time pa lang po nilang magpasok. Yung nakakulong sila sa bahay, parang ang sinasabi na ilabas nila dyan sa school lahat. Ah, okay. Pero syempre, laban lang. Opo. Laban lang kasi syempre yun yung profession mo. Mm-hmm. Kaya ka nga nag-aral, nagpakahirap para... Mm-hmm. Para doon, para yun sa mga bata nga. Tumbang preso. Piko. Dahil walang signal dito sa Barangay Kabayunan, ang mga bata, imbis na gadgets, iba ang libangan. Kaya naisip naming regaluhan sila ng... Alam niyo ba kung ano to? Opo! Ano to? Sungka! Ah, sungka! Alam, marunong kayo maglaro ng sungka? Opo! Ito! Ah! Ay, yung iba marunong. Yung mas malalaki marunong kayo. Ayos pala dito kasi marunong yung mga bata. I-try natin. Kunin mo yun sa'yo. 1, 2, 3. Si dalawa. May dalawa ka na dito. Isa-isa lang. Bawat bahay, isa-isa piraso lang lalagay. O, ikot ka pa dito. Excited ang mga batang matuto ng mga laruang dinala namin. Gaya ng sungka, jackstone, pick up sticks, chess, checkers, at snakes and ladders. Hindi naman kami napahiya sa aming mga regalo dahil nakita ko ang kagalakan sa bawat mata at tamis ng ngiti sa bawat kalaro ko. Pagkatapos ng klase, sa kalsada naglalaro ang mga bata. Hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataong makapaglaro ng patintero. Kaya bawal siya.
Panalo! Panalo! Kung tutuusin, napakaganda ng Barangay Kabayunan, pero hindi ito maabot ng progreso. Kap, bakit ho ba walang signal dito sa lugar niyo? Tsaka bakit ho parang may mga specific na lugar lang na meron? Ugali siguro noong ano, yung mabundok man. Opo. Di siya na ano masyado ng signal, baka nahaharangan ng mga bundok. Hindi naman kasi ganun kalapit sa bayan para opo. Kahit saan lugar po pwede yung signal. Mm-mm. Kaya lang kap, kasi ang dami niyo na ring residente rito. Wala po bang sinabi yung mga telco na dalang beses na po man na meron na nakakausap ako tungkol doon sa magtatayo, magkakabit ng parang cell site. Opo. Kaso, dahil nakagilid kami sa watershed, ang lupa dito, puro CAC. Yung certificate stewardship. Oo, oh, okay. Opo. Hindi sila matitle. Oo. Eh, kailangan daw nung ano na yun, requirements number one yung title. Oo. Dahil nasa pangangalaga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang ilang bahagi ng Doña Remedios Trinidad kung saan naroon ang Barangay Kabayunan, walang titulo ang mga lupang tinitirhan ng mga residente roon. Isa kasi sa pangunahing requirement sa pagtatayo ng cell site ay ang titulo ng lupa. Ayon sa DENR, sa kaso ng Barangay Kabayunan, sa kanilang ahensya nararapat na lumapit ang telephone companies kung gustong magtayo ng cell site sa lugar. Sa lahat ng bagay kasi ma'am, ay malaking maitutulong ng signal. Kasi sana buhay, sa mga sa pag-aaral, sa lahat ng bagay, ay yun ang kailangan talaga. Kahit na lang namulat kami doon sa nung una, wala naman talaga yon. Siyempre, nakakaingit din naman na nakikita mo na sa kamukha sa bayan na hindi sila nagkakaroon ng ganong kabigat na problema pagdating dun sa komunikasyon. Sa ngayon, sinusubukan daw ng barangay na maglagay ng signal boosters. Habang wala pang mga cell site, ang mga taga-barangay Kabayunan aakyatin muna ang mga puno at scaffold para magkasignal. Kung ikaw ba papipiliin, gusto mong dito tumira o mas okay sa'yo na lumipat? Mas okay po na dito na lang po. Oo. Bakit gusto mo dito? Ano po, malamig po dito, tapos malapit po sa sapa. Anong nagtutulak sa'yo na pumasok everyday na 3 hours ang biyahe, one way lang? Para po maabot, makapagtapos at maabot yung pangarap po. Mm-mm. Talagang tatapos mo yung pag-aaral kahit ganito kahirap. Opo. Parehas ba? Opo! Ano po yung pangarap niyo para sa mga estudyante ninyo? Yung pangarap ko, pinakapangarap ko talaga sa kanila, yung bang pagdating ng oras, yung makakaroon sila ng hanap buhay na, yung makapagtapos talaga sila, yung bang, kasi dito kasi yung mga bata, parang yung ano nila dati, na kapag nakatapos sila ng grade 6, ala na. Sa palagay ko, mahirap nang bumalik sa buhay na walang signal dahil umaasa na tayo rito para sa trabaho, pag-aaral, transportasyon, pagbili ng mga pangangailangan, ultimo love life. Pero sa pagbisita ko sa Barangay Kabayunan, naalala ko kung gaano kasaya at kasimple ang buhay noong bata pa ako. Dahil diskonektado sila sa mundo, dito, mas konektado ang mga tao. Magandang gabi. Ako po si Mav Gonzalez at ito ang Eyewitness.